Pinakamataas sa loob ng mahigit 14 taon ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa sa nakalipas na buwan. 8.1% ito nitong Disyembre. Pinakamataas mula noong November 2008 kung kailan nasa 9.1% ang inflation. Dahil sa mataas na inflation noong mga nakalipas na buwan, nahatak sa 5.8% ang inflation para sa taong 2022, mas mataas kaysa sa tinatarget ng pamahalaan. Pangunahing dahilan ng mataas na inflation ng pagkain, gaya ng sibuyas at asukal, restaurant at accommodation services, gayon din ang housing, water, electricity at gas. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng inflation na nananatiling hamon hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mahalaga raw ang pag-modernize ng agrikultura at agribusiness sa bansa para masiguro ang sapat, abot-kaya at masustansyang pagkain. Sa mga magfo-food trip sa Pampanga para sa specialty nilang sisig, baka wala kayong maabutan yan sa ilang kainan. Hindi na kasi araw-araw nagluluto ng sisig ang iba dahil sa taas ng presyo ng sibuyas. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ibang-ibang putahe kada araw ang hinahapag ni Aling Erlinda sa kanyang mga customer sa kanyang karinderya sa San Fernando City, Pampanga. Mula sa all-time favorites na giniling, liempo, tilapia, bopis, menudo at iba pa. Pero kapansin-pansin na nawawala ang sisig, isa sa mga sikat na putahe sa Pampanga. Sa regular na menu ni Aling Erlinda, halos 2 linggo na raw silang tumigil maghain ng sisig matapos tumaas ang presyo ng sibuyas sa merkado. Nagluluto lang daw sila ng sisig kung may special order. Yun nga lang, limitado ang sahog na sibuyas. Yung din namin nilalagyan ng sibuyas, inaano na lang namin sa bawang o kaya sa ano yon, yung spring onion. Siyempre, nakahanap din yung sibuyas. Siyempre, mas mahal pa yung sibuyas kesa sa meat. Iba naman ang diskarte ng ilang kainan. Tuloy pa rin ang paghahain ng sisig. Yun nga lang ang dating 315 pesos kada sizzling plate, 350 pesos na ngayon. 30% kasi ng sangkap ng sisig ay sibuyas. I think after Christmas lang kami, nag-increase ng price ng sisig. We have to maintain yung quality kasi lalo na tayo tourist destination tayo, so the customers, the tourists, they go to our place and they expect a good quality of sisig, so we cannot compromise na dahil mahal ang sisig babawasan natin o papalitan natin yung ating sibuyas. So ngayon we just made a little adjustment sa price para naman makapag cope up kami with the high price of sibuyas. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture ngayong araw, aabot pa rin sa higit 600 pesos ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Kahit nakahapon, umaba ng farm gate price nito sa 200 pesos per kilo. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na iniimbestigan nila kung may nagmamanipula sa presyo ng sibuyas. CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik bansa si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang state visit sa China. Pinasalamatan ng Pangulo ang China at si President Xi Jinping. Sa aspeto ng pamumuhunan, binanggit ng Pangulo na base sa pulong sa mga Chinese companies, may plano silang i-invest sa bansa na umaabot sa $22.8 billion at trade purchase o pagbili ng mga kalakal na abot sa $2.1 billion. Sabi pa ng Pangulo, malalim ang at prangka ang naging diskusyon nila ni Xi ukol sa West Philippine Sea. Nangako raw si Xi na bubuo sila ni Pangulong Marcos ng direktang communication mechanism para maiwasan ang posibleng di pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. I see it as a lack of communication or rapid communication. So sabi mong gumawa tayo ng paraan para kung may problema from either side, sabihin nyo, magsasabi kami sa inyo kagad, sabihin nyo rin kami kagad. Kung magpapalipad kayo ng racket, sabihin nyo sa amin, kung may bumagsak sa Pilipinas, i-recover namin, bibigay naman namin sa inyo. Hindi naman wala kaming interest na itago yan. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang shear line at hanging amihan. Bukod dito, may isang sama ng panahon pa rin na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Huli itong namataan 410 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Pero ayon sa PAGASA, wala na yung epekto sa bansa at inaasahang lalabas na ng PAR sa mga susunod na oras. Nauna nang lumabas ang isa pang LPA sa Timog Kanlura ng Palawan kagabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin bukas ang Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. Posible ring uulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang makararanas ng mga pag-ulan. Inabsuelto ng Office of the President ang apat na nagbitiw na opisyal ng Sugar Regulatory Administration. Kaugnay sa paglalabas ng Sugar Order No. 4 nitong Agosto, kahit hindi aprobado ng Pangulo. Sa resolusyong pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, absuelto sina Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica at mga SRA board member na sina Attorney Roland Beltran at Aurelio Valderrama. Nakita raw sa ebidensya na walang masamang intensyon ng mga opisyal sa paglalabas ng Sugar Order No. 4 na nag-uutos na mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal at hindi raw nila alam na wala silang kapangyarihang gawin ito. Nagkaroon daw ng miscommunication nang maglabas si Nuoy Executive Secretary Vic Rodriguez ng memorandum na nagbibigay ng kapangyarihan kay Sebastian na pumirma ng kontrata at iba pang dokumento. Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag sina Rodriguez at Valderrama. Gayun din si Serafica na dati nang nagsabi na umalis siya bilang tagapangasiwa ng SRA nang malinis ang kanyang konsensya. Ikinatuwa naman ni Sebastian ang desisyon na anyay makakatulong sa kanila na makapag-move forward. Si Beltran naman, sinabing nagwagi ang katotohanan at pinanindigang inosente raw siya. Pero ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senate Francis Tolentino, sa reklamong administratibo lang inabsuelto ng Office of the President ang apat. Ibang usapan raw ang imbestigasyon ng Senado at ang rekomendasyon nilang maghain ng reklamong kriminal laban sa mga opisyal. Sunod-sunod na pagnanakaw sa Rodriguez Rizal nang hinihinalang iisang grupo lamang at ang pag-araro ng isang SUV sa walong sasakyan mula Quezon City hanggang Caloocan. Sa spot report ni Jonathan Andar. Mag-aalas 5 ng umaga nang huminto ang dalawang motorsiklong may apat na sakay sa tapat ng isang appliance center sa Rodriguez Rizal. Bumaba ang dalawang salarin hanggang sa lumapit ang isa sa target na tindahan, saka binolt cutter ang mga padlock. Sa isa pang anggulo, nakapasok ang dalawa sa kadumiretso sa estante at mabilis na nilimas ang mga cellphone at isang laptop. May dala pang baril ang isa sa kanila. Mahigit 700,000 pesos ang tinatayang halaga ng mga nanakaw. Pero bago pala nito, isa pang branch ng tindahan ang pinasok na rin ng mga suspect noong Setyembre. Lumusot sa exhaust fan ang isa para makapasok. Iniwas pa niya ang CCTV camera para hindi siya makita bago dumiretso sa kaha at lagayan ng cellphone. Kulang kalahating milyong pisong halaga ng gadgets naman ang natangay roon. At ngayong buwan lang, dalawa pang branch ang muling tinarget. Wala ng CCTV video dahil pati CPU tinangay rin. Sa kabuuan, naabot sa 2 milyong pisong nakuha ng mga salarin sa apat na branch ng appliance center. Sobrang sakit kasi wala. Napakalaki po ng losses na nagawa talaga nila sa susunod-sunod po na pagpasok nila sa tindahan namin. Nakapagsampa na raw ng kaso ang Rodriguez Police laban sa mga suspect na tinukoy ng biktima. Kapapasok lang pong balita, wala pong pasok sa lahat ng antas bukas, January 6, sa Brooks Point, Palawan at Paete, Laguna dahil po yan sa masamang panahon. Umani ng mahigit 150,000 hearts ang reunion ng Reply 1994 cast. Ipinost ng dalawa sa main cast ang pictures ng celebration ng kanilang 10th anniversary. Masaya raw silang muling nagkasama-sama 2013 nang ipalabas ang second installment ng Reply series. Sumisentro ang K-drama sa kwento ng mga young adult, kanilang pagkakaibigan at pamilya. Tuloy-tuloy lang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat yung malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button.
Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.